isang kahindik-hindik na pangyayari ang nangyayari ngayon sa bansang Israel na tila baga katapusan na ng mundo. At ano nga ba ang karumal-tumal na nangyayari ngayon sa bansang Israel? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Isang Israeli ground invasion sa Gaza ay malapit nang mangyari. Tinawag ng Israel ang higit sa 300,000 na reserba upang labanan ng Hamas. Ito ang pinakamalaking mobilisasyong militar sa loob ng 50 years. Samantala, patuloy ang mga ulat ng mga hindi masasabing karumal-tumal na kaganapan mula sa masakyer ng terorista habang patuloy na lumilitaw ang mga kawawang pamilya ng mga bihag na nananawagan ng tulong para sa kanilang mga mahal sa buhay. Iniulat ni CBN Middle East correspondent Julie Stoll ang patuloy na krisis na ito kung saan patuloy ang pag-atake ng mga raket mula sa Gaza Strip patungo sa Southern Israel noong Miyerkules, ikalimang araw ng digmaan ng Israel at Hamas. Sa kabilang banda, sinasabi ng Israel na kailang binomba ang hindi kukulangin sa 80 targets ng Hamas sa Gaza noong gabi habang nagtitipon ang mga Israeli ground forces sa border para sa inaasahang invasion. Patuloy na tumataas ang bilang na namamatay sa Israel. Higit sa 12,200 sibilyan ang nasawi, 170 na sundalo ang napatay at higit sa 3,500 Israeli ang nasugatan. Sa komunidad ng Israel sa Far Gaza, natagpuan ng mga sundalo ang tinukoy bilang isang masakir kung saan makikita ang mga sanggol, ina, ama sa kanilang mga silid ng proteksyon at kung paano sila pinatay ng mga terorista. Ito ay hindi digmaan. Ito ay hindi isang labanan sa kampo. Ito ay isang masakir. Ito ay isang aktibidad ng terorismo. Pinangunahan ni Major General Itay Feru ang tatlong araw na kampanya upang mabawi ang Far Gaza. Matapos na salakayan ito ng mga militanteng Hamas, ito ay isang bagay na hindi ko pa na nakikita sa aking buhay. Kailangan itapon nila ang kanilang pagkatao at ang natitira ay isang bagay na hindi makatao na makikita ang mga karunang sanggol na may butas ng pala at dugo. Sino ang pumupunta sa isang sanggol at pumapatay ng isang sanggol? Sino ang pumapatay sa isang ina? Sinasabi ni IDF spokesman Major Deron Spielman na kapantay nito sa 25,000 na katao na namamatay sa Amerika. Pareho lang ito ng galit na naramdaman nila para sa ISIS, Al-Qaeda at Hamas. Ito ay ganap na walang pag-aalala sa buhay ng tao at alam ko para sa aming mga sundalo, sa aming mga tao at para sa mga magulang katulad ko, kailangan naming makita ito dahil ang daan patungo ay magiging napakahirap at kung hindi namin tatakin ito, mangyayari ito ulit. Ito pa ang sabi na IDF spokesman Major Deron Spielman. Isa sa pinakakahindik-hindik na bahagi ng digmaang ito ay ang pagka-hostage ng mga sibilyan at sundalo ng Israel na pagkatapos ay dinala ng Hamas sa Gaza Strip at ang kanilang kapalaran ay hindi tiyak. Mailan sa kanila na mga mamamayan ng Amerika noong 6:30 na umaga nagsimulang magwala ang mga terorista ng Hamas sa mga kibbutz. Ang mga taong kanilang nakita sa labas, mga madalas gumising na maaga ay pinatay sa mismong oras. Ang mag-amang sina Jonathan Dehan at ang kanyang anak na si Sagi ay parehong mamamayan ng Amerika. Si Sagi ay nawawala matapos sila at iba pa ay pumunta upang ipagtanggol ang kanilang komunidad malapit sa Oz. Ang nais namin ay gawin ang lahat para sa kahit na pagsusumikap na malaman kung anong nangyayari sa kanilang mga bahay sa buhay. Ang nais namin ay gawin ang lahat para sa kahit na pagsusumikap na malaman kung ano ang nangyayari sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa anumang paraan, ang pamahalaan ng Estados Unidos at lahat ng kanilang ahensya ay may mga kaibigan sa buong mundo na wala sa Israel. Sa hilagang bahagi, may mga alalahanin na magbubukas ng pangalawang hinaharap sa Israel. Bumomba ang Israel sa teritoryo ng Lebanon noong Miyerkules matapos barilin ng mga terorista ang mga anti-tank missile patungo sa mga tropang Israeli sa border. May mga ulat din tungkol sa mga Palestinian factions sa Syria na nagpapaputok ng mga raket papuntang Israel. At kung ating mapapansin, lalong tumitindi ang paghihirap ngayon sa bansang Israel. Patuloy nating ipanalangin sila mga kaibigan at nawa ay magising na tayo sa katotohanan tayo
ay nasa huling mga kapanahonan na. Psalm 145 verse 9 and 10. Panginoon, mabuti kayo sa lahat. Nagmamalasakit kayo sa lahat ng inyong nilikha. Pasasalamatan kayo, Panginoon, ng lahat ng inyong nilikha. Pupurihin kayo ng inyong mga tapat na mamamayan. Mga kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ay labis ang kanyang pagmamalasakit sa bawat isa. At nawa, lagi nating isaisip ang mga bagay na ito ay resulta ng kagagawa ni Satanas. At nawa, ipanalangin natin na huwag madaig sa ating puso si Satanas na kahit na ang buhay natin ang kapalit, nawa ay manampalataya tayo hanggang sa katapusan ng mundo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal na Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil inaalagaan niyo po kami. Binibigyan niyo po kami, Panginoon, ng isang pag-asa na kahit na kami, Panginoon, ay mapahamak sa lupang ito, naniniwala kami na kailanman ay hindi niyo kami papabayaan. Nawa tulungan kami, Panginoon, na kumapit sa inyo sapagkat kayo lamang ang aming kaligtasan. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala, pagkat ito aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. At nawa, Panginoon, patuloy niyo pong alagaan ang mga tao sa gitna ng digmaan. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.